Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nasangkot sa isang sticky situation ang isang fur mom mula Cavite. Matapos na aksidente, dumikit ang ulo ng kanyang alagang Shih Tzu sa nilatag nitong glue board. Paano kaya siya makakawala dito? Sagang dikit daw ang fur mom na to mula Cavite at ang kanyang alagang Shih Tzu. Kaya ganun na lang daw ang kanyang pag-alala ng kanyang fur baby. Aksidenteng dumikit sa napakalagkit pa namang glue trap o yung ginagamit na panghuli sa mga peste sa bahay. Ang balahibo ng aso, maingat niya kinalis mula sa pagkakadikit. Para mas madaling matanggal ito, nilagyan niya ito ng baby powder. Tuluyang kaya makawala ang kanyang fur baby sa sticky situation na ito? Kuya Kim, ano na? Tiyak na walang kawala ang mga daga at langaw na natatrap sa mga glue board dahil sa napakalagkit nitong adhesive o glue na ginagamitan ng mga special na kemikal gaya ng petroleum na delikado para sa ating mga alaga. Nasa 45% yung laman na. Kung mai-ingest to, pwede mag-cause ng pagsusuka, scarring, sabi to pa, irritation sa balat. Yung paghugot ng balahibo, pwedeng magkasuga, pwedeng mag-cause yun ng infection. Mataas yung chance na masuporate siya. Sakali bang aksidenteng dumikit ang balahibo ng ating mga alaga sa nilatag nating glue trap, isa sa mga home remedy na pwede natin gawin ang paglagay ng mantika o baby oil sa kanilang balahibo. Cooking oil or baby oil is ibabad natin ng sandali sa mainit na tubig hanggang sa maging katamtaman yung init, yung hindi naman nakakapasok. Maingat nating hawakan yung bandang ulo ng aso gamit yung makapal na tuwalya. Siguraduhin na hindi siya dapat masasakal. Kailangan dahan-dahan na imasahe yung mantika sa balahibo ng aso na dumikit sa glue board. Kailangan paulit-ulit yung pagmamasahin. Huwag nating mamadaliin kasi masakit po yun. At kapag datanggal na, pagpahingahin agad ang aso. Pwedeng cold compress, nakakatulong yan na mawala yung sensation na masakit. O kung kailangan, dalhin sa veterinaryo para basuri. Irerekomenda yan kadalasan, aahitan lahat para malinis, mas mapabilis at mapaganda yung tubo ng buhok. Bagay raw na ginawa sa aso matapos itong matanggal sa glue board. Pero paano naman kaya natin maiiwasan na mangyari ang mga ganitong aksidente sa ating fur babies? Para hindi rin tayo maipit sa katulad na sticky situation, payo ng isang veterinaryo, dapat gawin nating pet-friendly ang ating mga tahanan. Kung posible, dapat laging may nakabantay sa ating fur babies, lalo't hindi natin nakokontrol ang reaksyon nila sa mga bagay-bagay sa paligid. Para hindi na natin kailangan pang gumamit ng glue boards, takpan natin ang mga butas sa bahay na pwedeng daanan ng mga daga at langaw. At kung kailangan mang gumamit ng panghuli sa mga ito, huwag na yung mga sticky traps. Pwedeng alternatibo, itong mga snap traps. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, hashtag Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.